Hello guys, good morning everyone. So my name again is Rubik's Lover. So yan, so for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano natin buuin yung mga sakit sa ulo na laruan. So alam ko naman na mahirap to na gawin. Advice ko lang, ulitin nyo na lang po yung aking videos para po masundan nyo po kung ano po yung mga steps na aking ginagawa. So yung ating gagawin ngayon guys, magbibigay po ako ng tutorial regarding po dito sa ating mga iba't ibang klase ng Rubik's Cube. So meron po tayong dalawang klase ngayon na nandito dito. Ito po yung 3x3 Rubik's Cube na kung saan ito na yung mga dati nating ginagamit doon sa mga nauna nating mga videos na na-upload. So ito naman po, ito po yung pinakabago, ito po yung tawag natin dito is Pyraminx. Pyraminx po tawag nila dito. Para po siyang mas mahirap gawin, para mas nakakasakit ng ulo tignan. Pero para sa akin hindi, mas mahirap pa rin itong 3x3 Rubik's Cube. Ito po kasi mas madali talaga siya. Hindi siya ganun na kakomplikado yung mga steps or yung mga moves na dapat nating galawin. So yan, so ito naman, ito kasi ang advantage naman nito, itong Pyraminx na to, of course yung top po niya, yan na lang po yung ikutin mo. Samantalang ito pong 4x4, pag magbuo ka po niyan simula po dito sa top, dito po sa first layer, second layer at saka yung bottom. So yun po yung pagkakaiba. Samantalang ito po, ito na lang po yung ayusin mo yung sa mga tip niya, mga tip pa parts ng ating Pyraminx. So yan, alam ko mahirap, pero kung bago ka lang po sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pakipindot ang ating notification bell para lagi kong updated sa ating videos na i-upload. Okay, so thank you nga po pala dun sa mga kaibigan natin, no, na walang sawang sumusuport sa atin. Shout out po sa inyo, hindi ko na kayo papangalanan guys, alam nyo na yan kung sino kayo. Hindi mo nabagi po natin mga kaibigan. So yan, para po masundan po natin itong ating tutorial, panoorin nyo po hanggang sa huli po, hanggang matapos po yung ating videos po. So unahin po natin itong ating Pyraminx Rubik's Cube. So panoorin mo to guys, mag-e-enjoy ka. Ito po yung pinatawag natin na Pyraminx. So unahin na po natin yan bago po itong isang nakakasakit ng ulo na yan. Ang Pyraminx po, meron po siyang 1, 2, 3. Tatlo-tatlo lang po yan. Tatlo po na sides. Sides, yan. Tatlo po na sides. 1, 2, 3. Tatlo po na sides. Pag binaliktad mo, tatlo pa rin siya. Pero apat po yung kulay niya, no? Meron siyang blue, meron siyang green, meron siyang yellow, meron siyang red. So kung titignan po talaga natin siya, parang ang hirap po siyang buuin. Pero napakadali lang po, no? Lagi pong tatandaan pag maglaro po ng Pyraminx na Rubik's ay dapat buo na ito. Yan. Ang unang bubuuin dito is yung 1, 2, 3, 4. So kailangan mabuo mo muna yung apat na yan para hindi ka malilito. Ibig sabihin kasi pag nabuo mo yung apat na yan, kahit saan ka po magsimula, kahit saan ka magsimula sa mga sides, ay pupete. So yan, start po natin, subukan po natin siyang guluhin guys. So yan, subukan po natin guluhin. So yan, gulo-gulo na, gulo-gulo na, parang buhay na natin, gulo-gulo. Yan. So yan, ngayon mamimili na ako kung ano yung gusto kong magiging kulay. So, pero bago yan, itatapat ko muna kung saan yung mga compatible na tip o tip, yung mga dulo nito. So titingnan ko muna kung pwede siya, no? So ito guys, pwede siya kasi meron na siyang dilaw na tatlo kasama na yung nandito sa gitna. Bukod dyan, ang dami na rin po niyang nabuo. So yan, pwede rin dito, tatapat mo lang na ganyan, magiging kulay blue na rin po siya.
So green, pwede. So dilaw, pwede siya. Okay na yan. So dito naman sa kabila, blue, yellow, blue, green. So ibig sabihin, pwede siya kahit saan ka magsimula, guys. So pag naayos na po ito, itong sides na to, ito yung mga dulo-dulo niya. So pwede mo pa siyang ikutin ito. Subukan mo kung meron pa siyang mas marami. So wala. So yan lang. O po pwede yung ganyan. Po pwede siyang ganyan. Okay. Ang susunod na ating gagawin, napili ko na magiging bottom na layer ko is ito na lang, kulay dilaw. Kompleto siya, kulay dilaw, para ma-light siya tignan. So dilaw tayo. Okay, so ang gagawin natin, magiging dito siya sa ilalim, yan, sa ilalim. So meaning to say, lahat po ng dilaw ilalagay natin dun sa ilalim. So kung paano natin ilalagay, ito po yung dapat natin na pag-aralan. Paano tayo maglagay dito ngayon sa ilalim. So saan ba yung mga pwede natin paglalagyan? Dito sa part na to, at saka dito sa part na to. So ano ba yung kulay? Titignan mo yung kulay. Dito ka lang din magtitingin sa gitna. Dito ka magtitingin sa gitna. Minsan may napupunta rin dito. Pero ang gagawin po natin, ilalagay mo talaga muna sila dito sa gilid. Sa pangalawang layer siya. So para po mailagay natin yan. So ito po yung kakulay niya. No? Titignan po natin. Meron po siyang kulay dilaw, may kulay red. So saan ba yun? Yung kulay dilaw naman sa ilalim, at saka dito sa side niya yung kulay red. So para po mailagay natin dito, guys, itong dito sa ilalim yung kulay dilaw na yun. Pag inikot ko po yan, di ba mapupunta po siya dito. So meaning to say, pag binaba ko po naman po yan, pag ibinaba ko po yan, ito. Pag binaba ko yan, mapupunta siya sa ilalim. Pero hindi mo siya po pwedeng galawin ganun, dahil kailangan mo munang iaangat itong nasa ilalim para magsama-sama sila na ang kulay dilaw at matanggal yung isang kulay green na hindi naman siya kasali dun. So isasama mo siya, ibababa mo. So ganun lang siya kadali, guys, no? So yan, naisama na natin siya, natanggal na yung hindi naman kasama. So ang kasunod po natin dito naman sa ilalim na isa. So kung titingnan natin, guys, kulay blue po ito dapat, no? Kulay green. Yan. So kulay green. So ganyan po siya, guys. So tatanggalin natin yung kulay green at saka red. Tatanggalin natin, ipapalit natin yung kulay dilaw at saka yung kulay blue. So yan, kulay blue. So magiging ganun siya. Pag lalagay mo dito, guys, at iikot mo, magiging mapupunta siya sa ilalim. So para mapunta siya sa ilalim, kailangan mo munang iiwas ito pa kanan, no? Tapos iaangat mo itong nasa ilalim, saka mo ngayon ilalagay itong nandito sa yung dilaw. Yan, saka mo natin ibababa. At ito yata kayo doon. So ang gagawin natin, itong kulay blue. Itong kulay blue pala to, hindi pala kulay yan, no? Yung kulay blue, guys, dito mo ilalagay, no? Dilaw at saka yung kulay blue. So paano natin ilalagay yun? Ganito po, guys. Iwas mo muna yan, tapos bababa natin. So sika lang. So dito siya ilalagay, no? Dito siya ilalagay, dito pala sa kabila. Yun. Nakuha na natin yung kulay dilaw at saka yung kulay blue. Yan. Ang kasunod naman ay yung ito, yung green at saka yung yellow. So nandito siya, guys, yung kulay yellow. Okay, ang gagawin natin dyan, iiwas po muna natin yan. Iaangat mo yung nasa ilalim, saka mo yung kukunin yung dilaw. So yan, magkakulay na sila. Nabuo na natin yung nasa ilalim, nabuo na itong nasa ilalim, nabuo na rin yung nandito sa isang layer niya sa baba. So
So yan po siya guys. So ang gagawin naman po natin pag ganyan po, itatapat lang po na, itatapat niyo po yung kakulay niya para hindi tayo malito. Yan. Magkakakulay po sila, no. Ayun, ang gagawin naman po natin is yung kulay green at saka kulay red. So yan. So dito po siya dapat ilalagay, no. Dito po, po siya dapat ilalagay. So ang gagawin lang po natin ulit, pagpapalitin ko muna sila guys. Bali, pagpapalitin ko lang muna sila. Yan. So ipagpapalitin ko dito muna. Gagawin ko lang, tanggalin ko muna yon. So yan, para mailagay ko siya dito. So ang gagawin ko naman ngayon, iwas ko tong isa. So yun, palit na sila guys. So magiging okay na siya. Ngayon, ito naman yung kulay yellow at saka kulay red. So kulay yellow at saka kulay red, saan ba siya dapat guys? Dito. So dito, dito natin siya ilalagay. Yung kulay yellow at saka kulay red. Dito dapat siya. Kapitan. So yan, para mailagay natin yan, lang yan. Ayan. Ito naman yung kulay blue at saka kulay dilaw. So kulay blue at saka kulay dilaw, dito na natin ilalagay guys, yung kulay blue at saka yung kulay dilaw. So iiwas mo muna yan guys. So yun, yan na yun. So ayun guys, maraming salamat dahil naintindihan mo yung aking tutorial lang. Yun, ulitin nyo lang po para matuto po kayo kung paano po natin gawin. Sa susunod po, ito naman ating 3x3 Rubik's Cube. Meron pa po kasi akong ituturo dito, no, kung paano naman natin makukuha yung Y na pattern dito sa last na part ng ating Rubik's Cube para mabuo totally yung isang Rubik's Cube. So papakita ko po next time po sa susunod na videos na lang guys. Maraming salamat at good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Thank you sa support at sana po patuloy lang. And kung bago lang po kayo sa channel na ito, huwag pong kalimutan mag-subscribe. So thank you very much. Good luck sa inyong lahat. So nagmamahal po sa inyo, Rubik's Lover po. Alright!